Aragoy, malungkot ang mga agents malamang sa maagang pagkakalaglag ng isa nating pambato sa Games of the Future na Blacklist International, na ibig sabihin nito PH versus PH no more. Pero yung Indo versus Indo ay buhay pa rin hanggang ngayon. Magkakatalo na nga lang mamaya sa pagitan ng AP Bren versus RRQ Hoshi, dahil ito ang siyang magdidikta kung buo pa ba ang pag-asa nilang ang Indo teams ang maghahari sa tournament na ito. Pero syempre, alam nating lahat na sa tuwing matatalo itong Blacklist ay hindi na talaga mawawala ang sandamakmak na komento para sa kanila at ano nga kaya ang pagkakamali itong BL kaya sila natalo. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisa na yan, tara! Unang-una sa naging laban, muna syempre ng RRQ versus Vermis Ghouls, na kung saan dikit naman ang laban sa pagitan nitong dalawang team na ito, kumbaga hindi nga nagkakaroon ng malaking agwat ang RRQ laban rito sa BG. Ngunit, ang pinaka-inilalamang talaga ng RRQ kumpara sa kanila ay yung mas solidong chemistry nila, na kung mapapansin mo, sobrang bilis bumuo ng teamfight nitong RRQ na sila ay magkakasamang lima. Ito rin yung mapapansin o napapansin ko kay Erad ngayon sa paraan niya ng paglalaro, dahil sa mga hindi nakakaalam, minsan ang sinabi ng RSG o itong mga ka-teammate ni Erad noon, na siya ay mas malakas bilang individual player kung ikukumpara mo talaga kay DK. Ngunit si DK naman, di umano, ang mas maaasahan mo kung pag-uusapan ng pagiging team player. Ngunit, sa pagtungtong nitong si Erad, sa ako po na na RRQ ay tila nahahawakan ng isang magaling na coach itong taong ito, dahil binabago niya ang paraan ng paglalaro nitong si Erad, na kung mapapansin nyo, hindi na siya yung Erad na parang gusto lagi noon ng highlights. Kumbaga, nagiging isang ganap na team player na rin itong taong ito, na kumukumpas na rin ang paraan niya ng paglaro sa kanyang mga kasama, at ito yung isa sa dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatalo ang kanyang koponan. Pero ang isang malaking hamon talaga sa RRQ ay ang kanilang magiging katapat mamaya na isang matinding salpukan sa pagitan nila ng AP Bren, na alam nating may kakayahang ilaglag sila sa GOF. Pero kung ako ang tatanungin mo, hindi ako masasaktan kung maging ang AP Bren ay tuluyang ilalaglag nitong RRQ. Pero hindi ko sinasabing yun ang gusto kong mangyari, ha? Kapag kasi ganyan ang naging resulta, ay mas makikita ng mga teams natin ang kakulangan nila para sa pagpasok ng MSC, na di hamak naman mas kailangan nating ipanalo kumpara rito sa GOF. Pero sayang yung 19 million. Parang katulad rito sa mga Indo teams, na nakita naman natin kung paano nila tinrabaho ang pagpapalakas sa loob ng isang season, nag-import ng paulit-ulit, nag-advance sa pagbuo ng mga roster, at kung ano-ano pa, makasabay lang muli sa ating mga pambato. Pero ang kasunod, nga nito yung salpukan naman sa pagitan ng AP Bren versus Homeboys, na kung saan dito kabatang ito yung tinutukoy ko na nagtatalo pa ang Indo at MY kung sino ang bumuhat sa Homeboys sa kanilang mga nagdaang mga araw. Samantalang, mauuwi rin naman ang koponan na ito sa mga kamay ng AP Bren, na hindi nga tayo nagkamali, dahil tuluyang nag-go Homeboys ang mga koya mo sa score na 2-0. At sa totoo lang, malamang mag-iisip na naman ng CEO nila kung ano pa ba ang kulang para sa kanilang team. Na kung ako ang tatanungin mo, abay, palitan mo na si Sorn sa mas agresibong rumor na sasabay kay Chibi na lagi ng pasugod. Kumbaga, pwede pa itong si Chibi sa totoo lang. Ang kailangan lamang talaga niya ay yung rumor na sasabay sa pagiging agresibo niya, at the same time, mapoprotektahan siya sa teamfight. Dahil kung ang pagbalingan man ng mga taga-Malaysia ay ang kanilang mga import, abay hindi mo naman masasabing hindi nila ginawa ang part nila bilang mid laner at gold laner, dahil pumapalag naman itong sina Nets at Odile.
Pero sa totoo lang, hindi mahina itong homeboys at ang kanilang nabuong lineup para sa S13. Sadyang, malakas lamang talagang AP brand kumpara sa kanila, pero panuorin mo ang MPL-MY run nila sa pagpasok ng S13 dahil magdodominate ang team na yan, maniwala ka. Kumbaga yung lakas nila ay pangloob lamang ng bansa nila sa ngayon, pero malay mo naman, katulad sa Indo na ngayon ay pumapalag na sa Pinas nang dahil rin syempre sa pagbuo nila ng lineup na may PH import kanya-kanya lamang ng paraan yan kabatang. Pero isa lang ang napansin ko rito sa AP Bren, malaya pa rin talaga silang nakukuha si Brody. Kahit alam naman nating lahat na ang hero na ito ang napili nilang skin sa M5 dahil siya nga ang nakapagbigay ng panalo sa AP Bren. Pero sa laban nila sa homeboys ay malayang malaya pa rin si Super Marco na gamitin ito. Mas marami kasi talaga ang dapat na iba na hero nitong Bren kumpara sa Brody. At ang kasunod ay dito muna tayo sa Onyx Esports versus RCC dahil ito yung pinakahuling team na nagmula sa country host na Russia. Marami pa ang mga nagsasabi na kesyo benta ni na Hades ng Team Flash ang laban rito sa RCC at hindi ko lang ito pinansin, pero malamang nasagot ang lahat ng inyong mga katanungan dahil pumalag lang naman sila sa Onyx at nakakuha ng isang puntos. Pero syempre Onyx pa rin yan na mayroong napakalaking kalamangan sa pambato ng Russia. Pero sabi ko nga kung ang basehan ay yung pag-develop ng larong MLBB sa kanilang mga bansa ay malaking bagay na nga yung isang beses nilang pagsabay at nanalo sa pambato ng Indo. Pero ang panghulayan ko po na Blacklist versus Fireflux na kung saan sa huling video na aking ginawa ay may na-mention ako ritong pattern na tinatawag. Ang aking ginutukoy nga ay yung natatalo ng Fireflux ang BL sa group stage noong M5 na buong akala ng marami humina na talaga ang BL pag walang B-Wise. Pero umabot sa playoffs ang kanilang pagdadapat noong M5 at hindi na nga manalo-nalo itong pambato ng Turkey sa pambato ng Pinas. Kumbaga masasabi pa nga nating sinadya pang magpatalo ng BL sa group stage noong M5. Pero ngayon nanalo ang BL sa group stage laban rito sa FF. Pero pagtungtong ng playoffs, abay dito sila binawian ng FF na ibig sabihin nagkabaliktad ang sitwasyon nila noong M5. Isa sa pinag-uusapan syempre ay kung bakit natalo ang Blacklist ngayon sa Fireflux, kung kailan mas kailangan saan nilang patunayan ang kanilang mga sarili. Tama ka, kailangan na kailangan ka batang dahil marami na nga ulit ang nagda-doubt sa team na ito, lalong-lalo sa pagbabalik ni Haji bilang rumor. Ang pinakauna sa nakikitang dahilan ay ang draft di umano nitong Blacklist na pilit ipinipilit ang hiling galing sa katauhan ni Haji, kahit pa alam naman nating ang pinaka gumagana sa kanya ay ang mga setter na rumor. Pero sa totoo lang, kahit may hiling galing itong BL, ay nakita naman natin na lumamang sila sa Game 1 kontra rito sa FF at sa katunayan, sa 5 minutes ng laro, nabasag ni Ohe bang baba, nakuha ni Sensui ang turtle at mayroon pa silang 5-0 na score. Pero kung mapapansin nyo, kilalang kilala na nitong FF ang galawan ng BL pagdating sa Lord Fight, yung tipong ipapalow ni Sensui ang HP ng Lord habang si Edward mangsuzone at gagawa ng damage sa mga kalaban, pero hindi na ito effective para sa BL. Dahil hindi pinansin ng FF itong si Edward at hindi rin nagmamatter sa kanila kahit pinapalaw na ni Sensui ang Lord, kundi ang punterya nila ay kunin itong si Yue at isinod si Oheb. Ibig sabihin ang pangalawang dahilan, di umano ay ang walang bago sa playstyle ng Blacklist ngayon. Isa mo pa na ang kahinaan ng Este sa laban na ito ay yung Ruby ni Apex na sa kakaubin nila ay naging advantage naman ito para sa FF. At sa Game 2 mas lalong humirap ang sitwasyon ng BL dahil nakuha pa nitong si Rosa ang kanyang pangmalakas ang Lilia na alam naman nating todo ban noong M5, kaya naman nagmisto lang baguhan ng BL sa naging tapatan nila sa GOF na parang hindi ito laglagan. Ganon pa man, malamang isang eye-opener ito sa BL at sa coaching staff na kulang ang lineup na ito para sa MPL S13. At kahit ako, masasabi ko na kailangan may bago o mabago bago tuluyang sumapit ang S13.
Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa naganap na laglagan at ang napuruhan nga ay ang isa nating pambato na blacklist at huy, grabe yung mga nanalo sa kabilang parlor, paldo, ang mga anak ng inay. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.